It's more fun in the Philippines. Ito ang mga katagang lagi nating napapakinggan, lalong-lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakasikat na pista ay ang Sinulog Festival ng Cebu, na kung saan ibinibida dito ang Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Jesucristo. Ito ang naging pangunahing patron ng lalawigan ng Cebu bilang isang imahe. Pinahalaga nila ito sapagkat ito raw ay isa sa mga sinyalis at rason ng kaunlaran ng siyudad ng Cebu. Ngunit ang tanong ay, ano ang madilim na history ng Santo Niño? Ito nga ba ang sanggol na Jesucristo? O ito si Tamus, ang Diyos na sanggol ng mga pagano? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Naitanong nyo ba sa inyong mga sarili kung saan nga ba nagsimula ang Santo Niño? Bakit parte na ito ng kasaysayan ng Pilipinas? Ayon sa pananaliksik ng aming team, ang imahe ng Santo Niño de Cebu ay ginawa ng mga artista ng flamenco. Ayon sa geography, batay sa isang pangitain ni Santa Teresa ng Avila, isang mistiko noong ika-16th na siglo, noong unang bahagi ng 1521, si Ferdinand Magellan ang Portuguese na explorer na naglingkod para kay Carlos V. Espanya. Taong 1565, buwan ng Abril 27, ay dumating muli ang mga Espanyol upang makuha at panghawakan ang isang kolonya at upang mangalakal ng sangkap pampalasa na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Iminungkahi niya ang isang mapayapang kolonisasyon, ngunit kalaunay tinanggal siya sa kanyang pwesto at nawala ang kanyang pagsisikap matapos siyang bombahin ang Cebu at sinunog ang bayan sa baybayin na umasak ng mahigit 1,500 na tahanan at pumatay ng 500 na katao. Sa mga labi ng pagkasira nito, natagpuan ni Juan Camus, isang marinerong Kastila, ang imahe ng Santo Niño sa isang kahong gawa sa pino o pine box. Ayon sa lokal na alamat, ang kaligtasan ng imaheng ito ay tanda ng himala na mga mananakop at magmula noon, ito ay pininiwalaang may mapaghimalang kapangyarihan. Ang imahe ng Santo Niño ay pinakaluma at pinakamatandang relic na nakaligtas sa relihiyong Katoliko sa Pilipinas. Kasama ng krus ni Magellan, ang simbahan ay tinayo upang paglagyan ng Santo Niño sa lugar kung saan natagpuan ang imahen ni Juan Camus. Ang simbahan ay unang ginawa sa Kawayan at Bakawan at sinasabing ang pinakamatandang parokya sa Pilipinas. Itinayo ulit ito kalaunan at itinaas ito ni Pope Paul VI sa katayuan ng Basilikang Minor sa ika-400 na pagdiriwang. Ngunit ating makikita, mga kaibigan, sino nga ba talaga ang imaheng ito sa history ng mga pagano? Ating nabanggit dati, mga kaibigan, sa isa nating content, ang patungkol kay Semiramis, Nimrod at Tamus. Si Nimrod, siya ang leader ng Tower of Babel na kung saan nagpatayo siya ng isang tore na aabot hanggang langit. Ngunit hindi ito pinantulutan ng ating Panginoon. Kaya iniba niya ang mga lingwahe ng mga tao at hindi na naipagpatuloy muli ang pagpapatayo ng Tower of Babel. Meron siyang ina na tinatawag na si Semiramis. Pagkamatay ni Nimrod ay nabuntis itong si Semiramis at sinasabi na nag-reincarnate si Nimrod para asawahin ang kanyang nanay na hudyat ng kapanganakan ni Tamus na tinatawag siyang demigod ng mga pagano. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, ito ay inadapt ng mga ancient Greeks at maraming sibilisasyon ang nag-adapt ng trinity ni Nimrod, Semiramis at Tamus, na kung saan, mga kaibigan, si Semiramis ay winorship, mga kaibigan, sa pangalang Ishtar, Astarte, Rhea at Isis, habang si Nimrod naman, mga kaibigan, ay winorship siya bilang si Baal, Osiris at Ninus. At si Tamus na kanilang anak ay winorship siya bilang Tamus, Horus at Adonis. Sila ang mga pinakasikat na mga diyos-diyosan ng mga pagano mula sa Grecian Empire, Egyptian Empire, Roman Empire at sa Persian Empire. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, ito ay inadapt sa loob ng Roman Catholic Church noong panahon na pinag-asawa ni Constantine ang turo ng mga pagano at Kristiyano na mayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tamus, na naging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tamus ay si Baby Jesus daw. At dito inadapt, mga kaibigan,
ng mga Espanyol, lalong-lalo na sa panahon ni Magellan, na si Taamos ay dinala sa Pilipinas at naging santo ninyo. Exodus 20 verse 4 to 6, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o na nang sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukaran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na kung dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Mga kaibigan, ito ang nais ng ating Panginoon na maalala natin ang pangalawang utos na binabanggit dito na huwag tayong gagawa ng kahit anumang inukit na kasing katulad ng mga nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng tubig. At lalong-lalo na huwag natin silang yuyukuran sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Kung ating mapapansin mga kaibigan, tinanggal ng iglesia ang pangalawang utos na kung ating mapapansin sa labas ng 10 utos ng mga iglesia na wala na ang pangalawang utos dahil sila mismo ay lumabag sa kautusan ng ating Panginoon. Ngunit nais ipakita sa atin ng Panginoon ang katotohanan na ito ay isa sa mga utos ng ating Panginoon at nagpapakita na mahal natin siya. Kaya naman sinasabi mga kaibigan sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya naman mga kaibigan, iniibig mo ba si Jesus Christ? Iniibig mo ba ang ating Panginoon? Nais niya na sundin mo siya. Purihin ang Panginoon at salamat kaibigan sa iyong panonood.